Good afternoon mga tropa P, it's your boy Papsnix and welcome to my vlog. Napaka-formal ng intro eh. Alright mga tropa P, so ngayon ay pag-uusapan natin yung tungkol sa height or kung gaano kalaki yung mga Belgian Malinois natin. Ito yung tinatawag na standard versus oversized Belgians. Ito pong mga sabihin ko is based on my perception, observation, my point of view, or ano pa man, no? Hindi ko po sinasabi na lahat ng sabihin ko ay tama. Kung meron pong gustong mag-oppose or meron gustong mag-comment, okay lang po. Yan, para madagdagan din yung knowledge natin. Knowledge ko at knowledge ng mga subscribers. Basic info tayo, pag po sinearch natin sa Google or sa database man ng Belgian Malinois, ang Belgian pong babae ay nag-i-stand ng 22 to 24 inches. Ang lalaki naman ay 24 to 26 inches. Ngayon, paano nga po ba sukatin yung mga Belgian or yung mga aso natin? Sinusukat po yan hindi sa ulo, hindi sa tenga, kundi dito sa balikat, sa withers, kumbaga. So ito po yung example, ganyan sukatin yung mga aso. Mamaya, pakita ko sa inyo kung paano yung mas easy way para masukat natin yung mga alaga natin. For example, tinanong mo, "Uy, bro, gano'ng kalaki yung alaga ni ganito? Gano'ng kalaki yung Belgian ni ganyan?" "Eh, ganito kalaki, bro. Ay, doon ako niniwala, di ba?" Parang, siguro, baka doon niya sinukat sa ulo or sa tenga. Basta ang sukat po ng aso, sa may balikat. For example, ang aso nyo ay male. Hindi siya umabot ng 24 inches. 1 year old or 1 and a half na siya, hindi pa rin umabot ng 24. Undersized na po yan, so hindi siya pumasok sa standard. Ngayon, kung pumasok naman yung aso mo sa standard na between 24 to 26, standard na yan. Kung lumampas naman po ng 26 inches ang male nyo na Belgian, kahit na 0.5 lang yan, count na yan as oversized. Hindi po natin titignan kung gaano ba kalapad yung aso, kung gaano kalaki yung bone structure niya, kung gaano kalapad yung chest niya, kung mukhang American Bully ba yung built niya, or mukhang Labrador yung likod niya. Basta yung height yung titignan natin. Doon malalaman kung mag-oversize yung aso. Sa female naman, pag sabi ko nga, 24 inches lang yung maximum, pag lumampas siya, oversized na yan ang matatawag. Ang alam ko, sa show, yung mga ganyan, parang sa iba yata, correct me if I'm wrong, hindi ako sure, pero sa iba yata, hindi pinapayagan yung mga oversize na isali sa show. And kung pwede mang isali, I think may deduction yan for sure. Dahil nga oversize yung aso. Dun pa lang sa criteria ng standard ng breed ng Belgian Malinois, hindi siya pumasok. I'm not saying na hindi maganda yung oversize or against ako sa oversize ha. So tinatakel ko lang po dito kung ano yung mga information na alam ko. Ang Belgian Malinois ko po ay dalawa. Si Bella at si Athena. Si Bella ay saktong 24 inches yan. 2 years old na siya mahigit. Standard built or standard yung bones niya. Hindi sobrang kapal. Sakto lang. So standard talaga siya. Si Athena naman, nasa 24.5 yata eh. Or 25 inches. Basta malaki siya ng konti kay Bella eh. Matangkad siya ng konti. Tapos yung chest niya, mas malapad. Yung mga paa niya, mas malaki yung built niya, bone structure, yun. Doon po sa mga nag-aalangan na baka daw maliit yung aso nila, nagtatanong sa akin, ganyan-ganyan. Sa female po, basta pumasok ng 22 inches yan, okay na yan, standard na yan. Sa male, basta pumasok ng 24 inches yan, okay na yan. No? Hindi naman kasi lahat prefer yung oversize eh. Ako, mas gusto ko standard lang, para sa akin ha. Yung oversize, pag nilakad mo yun sa in a public place, minsan yung iba matatakot, sobrang laki. Ako naman, basta standard lang, tapos marunong lang sumunod sa akin sa walk, behave, okay na ako dun. And pag-usapan naman natin yung mga comparison ng oversized versus standard BMs. Unang-una, maintenance. Of course, kung maintenance... Hello? Sabi ko, sir, andito po ako sa bahay niyo ngayon, sir. Okay, labas na ako. Shopee, Shopee ba? Yes, sir, Shopee po. Okay, bro, wait lang, bro. Thank you. Labas na ako dyan, wait lang. Saglit lang, balik ako. May Shopee. Okay, saan na ba tayo? Maintenance. Ang Belgian Malinois mo po ay malakas kumain kahit na standard lang. Kasi ako, ang dami kong nauubos sa dog food lang per month. What more pa kaya yung oversized na Belgian? Sabi rin sa akin ni Pops Aljon, yung may-ari kay Cardo, malakas daw kumain talaga pag oversized. Yung talaga yung dapat mong expect pag oversized yung Belgian mo. Siyempre, di ba? Malaki yung aso eh. Sa grooming. So, sa grooming naman, parehas mo lang naman silang dapat i-walk. Pero, mas madaling paliguan yung standard. Siyempre, mas, pag mas malaki aso,
mas may challenge na paliguan. And mas marami siyempre yung shampoo na makukonsume yun. So sa function naman, parehas naman siyempre silang tatahol pag gabi. Parehas naman silang pwede mong gawing pet. Parehas naman silang pwede mong iwalk. So depende na lang yan sa mga magiging temperament and drive nila. Hindi ko naman pwedeng i-generalize yung mga ganung bagay. Temperament. May mga nagko-comment sa page ko dati na yun daw mga Belgian na oversize, mas ano raw sila, mas kalmado. Hindi sila yung sobrang likot. Sa drive naman, so I think parehas lang eh. So pwede rin namang magkaroon ng malakas sa drive yung oversize, 'di ba? Pero sa yun nga sa temperament, sabi nila, sabi ah, mas kalmado daw yung ugali ng mga oversize, hindi sila sobrang likot. Sa ano naman, syempre sa agile, no? Agility. Ibibigay ko yung points na yan para sa standard. Kung mapapansin nyo, observation ko lang rin, yung mga sumasali sa mga pang-sports, yung panaglalakad nakahili dito sa side nila, tapos pag lumiko, liliko din, di ba? Or yung sa mga agility na games, na agility sport na ginagawa sa mga dogs. Wala pa ako halos nakitang oversize eh. Halos mostly standard na Belgian, color brown. Yun yung nakikita ko. Hindi ko gine-generalize ha, pero yun lang yung observation ko. Yung mga ginagamit sa police works or sa mga protection, mostly ano rin, standard. Pero yung mga oversize, maganda yan pang ano, pang bantay sa bahay. For example, may bakuran ka malaki, pakawalan mo, for sure makaka-intimidate yan. Yun yung advantage ng oversize, talagang maganda siya pang bantay ng bahay. Lalo na pag talagang tumatahol to, tapos matapang siya, ganun. Ito ha, yung mga, based lang sa experience ko, nakita ako sa PR dati, yung ginagamit nila pang sniffing, standard, color brown. Yung nakita ako din sa mga casino, standard din, color brown. Ewan ko kung ba't ganun, hindi ko alam yung mga trainer kung bakit brown lagi yung natitrain or baka nagkakataon lang. Yung mga napapanood kong video, alam ko parang sa China yata yun, may mga nakikita ako sa Facebook na yung mga Belgian pinapalundag nila ng sobrang taas, tapos pinapaakit sa bakod. Yun, mga standard din yung mga Belgian na yun. Yun pala yung disadvantage ng mga oversize. Sa function, lamang siyempre yung standard. So mga, yung mga aakitin, papakitin mo sa ganyan, papatakbuhin mo sa ganito. Diba? Doon lamang yung standard. Ito pa yung isang tinanong sa akin dati. Kung yun bang parents ng papi ko, parehas oversize, magiging oversize ba yung papi ko? Or may chance ba na maging oversize yung papi ko? So ang isasagot ko po dyan, 50-50. Kasi hindi mo naman pwedeng asahan lang yung genes ng aso. Kahit sabihin mong both parents oversize yan, nasa pag-aalaga mo yan kung paano lalaki yung aso. Ngayon, kung bibigyan mo siya ng sapat na nutrients, quality dog food, boiled veggies, boiled chicken breast, vitamins na Forza Blue, fish oil, lagyan mo pa siya ng milk hanggang lumaki, of course, malaki yung chance na makuha niya yung potential niyang laki or maging oversize siya. Unlike sa simula pa lang tuta, pakakainin mo agad ng kanin, tapos low quality dog food, para sa akin, 50-50 talaga yan. Do malaking factor yung genes. And yung mga ibang nakikita kong post sa Facebook, ang marketing strategy nila, for example, ganito, Timor for stud, oversized, heavy bone, can produce 10 puppy, mga ganon. Wala naman pong problema sa marketing na yun. Maganda nga rin yun kung talagang mahilig yung magbibreed sa oversized. Wala naman pong ano dun. Okay din yun. Pero para sa akin, titignan nyo pa rin syempre dapat yung kung ano ba yung, kung maganda ba magbato ng papi yung kukunin yung stud, maganda ba yung drive ng stud, maganda ba yung temperament ng stud. Yan din titignan nyo, kasi po hindi lahat ng magagandang stud, magagandang itsura ng stud, magaganda yung bato ng anak niyan. Meron ding mga stud na hindi magaganda magbato ng anak. Shout out kay Leira Biauco from Negros Occidental, kasi nung last time nagtatanong siya sa akin, okay raw ba yung papi niya, okay raw ba sa laki yung papi niya, parang 7 months, I think, 23 inches, ganon. So, ang sabi ko sa kanya, hindi ko po masasagot yan ng accurate. Kasi ang bawat aso, bawat papi, bawat young adult na papi, iba-iba po ang pagbulas niyan. Yan din yung nakikita ko laging mga tinatanong sa group eh. Magpo-post ng picture ng papi nila. Mga boss, okay lang po ba tong laki ng aso ko? Tatanungin nila yung ganon. Knowing na yung iba, alam naman na malaki nga yung aso nila for 5 months or for 6 months, malaki nga yung aso nila. Yung iba, nauumay na rin sa ganun, nagko-comment, sinasarcastic na lang. Pero wala pong problema dun ha, pwede kayong mag-comment, pwede kayong mag-share ng picture ng aso nyo, tanungin nyo kung malaki. Hindi ako against dun, diba? Kaso nga yung napapansin ko na parang ang nangyayari lagi sa group, palakihan ng aso, ipopost yung aso niya, ganito.
3 months daw, okay lang daw ba sa laki? Eh, ang laki nung aso, yung pala 3 months and 3 weeks na. Magpo 4 months na pala, di ba? Sabi ko nga, iba't iba ang pagbulas ng mga aso, depende rin yan sa genes at depende sa alaga nyo yan. Ngayon, hintayin yung lumaki at least 10 months or at least 1 year yung aso nyo. Kapag hindi pumasok sa standard, sorry kayo, yun na yun, wala na kayong magagawa doon. Ngayon, pag lumampas sa standard, edi okay. Pero yung i-estimate nyo at tatanungin nyo lahat ng tao kung okay lang ba yung aso ko sa ganito kalaki, okay lang ba siya sa height niya, 4 months, okay lang ba siya sa height niya, 5 months, di ba? Napakahirap pong sagutin ng tanong na yan. Pero ngayon, napakita ko sa inyo si Timor, yung naiwang Belgian sa atin. I think si Timor 3 months and 2 weeks or 3 weeks. Yun, para may basihan kayo. So, i-measure natin yung size and weight niya para may idea kayo sa size and weight ng 3 months and a half old na puppy. Pero ngayon, dahil may nagtatanong, gaano raw kadami ang pinapakain kong dog food at ano? Ito ngayon yung binibigay ko sa kanya, NutriChunks puppy. Ito yung pang-tatal ko. Ang pagkain niya, everyday, 2 times a day. Morning and evening. Yan, ganito kadami binibigay ko sa kanyang dog food. Yung sa ice cream to eh. NutriChunks puppy. Pero wag rin kayo mag-overfeed ah. Masama rin sa aso mag-overfeed. Then, fish oil. Timoro. Go, go, go. Saglit lang yan. So, ang ginagawa ko para ma-measure ng mas madaling way yung aso, ito, ball pen tsaka tape measure yung kailangan natin. Huwag mo kagatin yan. No. Timor, no. Itatayo lang natin siya, tapos itatapat natin sa gilid ng pader. Yeah. Timor, tumayo ka ng ayos. Timor. Tayo ng ayos dyan. Timor. Ay, likot. 2 balls na to sa Timor, ha. 2 balls na. Timbangin naman natin si Timor. Ang gano'n siya katigat. Ilang kilo ka? 11? 11 kilos ba? Kamalikot. Stay, Timor. Stay. Alright, mga paps. O, yan si Timor. Nasa, kamalikot. Stay. 11 kilos. Ay, labas na ang lipstick ko. Halika na. So mga paps, ito yung markings ko nung height ni Timor. I'm not saying na oversized si Timor ah. Yan, kaya ko lang binigay yung stats niya, yung kanyang height and weight para may idea lang kayo dun sa mga ibang nag-aalaga. No? Binigyan ko lang kayo ng idea. So, si Timor ay 3 months and 2 weeks. Ang birthday niya ay November 18. So parang nasa 3 months and 16 days or 17 days siya eh. 17 inches. Ayan, yan ang height niya, 17 inches. So yan, hindi ko alam kung malaki siya sa height niya or mabigat siya. Ang kanyang height ay 17 inches, ang weight niya ay 11 kilos. Binigay ko lang yung kanyang stats para kahit paano ay meron ko yung mapagbasehan sa mga curious sa weight and height ng mga Belgian nila. Yung mga aso, i-check nyo yung linya. Tanungin nyo, kahit walang papel yung aso, pwede nyo namang tanungin sa breeder kung sino ba yung linya niya, kung sino yung tatay, yung mga lolo, yan. Maging ano tayo mapagtanong, huwag kayong mahiyang magtanong sa mga breeder kasi aso nyo yan eh. Matagal yung aalagaan yan, kaya kailangan bago nyo kunin, alamin nyo lahat ng information, pag-isipan yung maigi. Ito pa, isang example pa natin sa paglaki ng aso. For example, si Athena and Bella, magkapatid sila. Ngayon, nung maliit sila, mas malaki si Bella dahil yung breeder pa yung nag-aalaga eh. Ngayon, nabili sila. Magkaibang owner, magkaibang poor parent. Ngayon, nung kinuha sila, si Bella, hindi siya inalagaan ng maayos. Lagi nakakulong, puro rice yung pinapakain, tapos mga table food agad, hindi siya halos pinapakain ng dog food, walang vitamins, diba? Tapos hindi halos dinediworm. Ngayon, si Athena naman, mas maliit siya nung tuta sila, pero inalagaan siya ng ayos. Ang pinakain sa kanya ay quality dog food, boiled vegetable, boiled chicken breast, may vitamin siya, kompleto, regular check-up sa vet, may deworm, may vaccine, kompleto. So, syempre, i-assume ko na kapag nakita ko yung dalawang puppy after 1 year, mas malaki na si Athena. So, yun sinasabi ko sa inyo na 50-50.
nasa jeans at nasa pag-aalaga yan, nasa nutrients. Sa totoo lang, meron pa rin naman talaga mga Belgian na maayos yung presyo eh, na maayos yung quality na pinuproduce ng mga reputable at maayos na breeder. Shout out sa mga breeders dyan na talagang minemaintain nila yung quality ng Belgian, na hindi lang yung breed ng breed, produce ng produce, diba? Ako, I'm not saying na yung mga pinuproduce ko lahat quality, sobrang quality, kasi pero ako, tinatry ko yung best ko para makapag-produce ng mapa-improve yung mga linya nung aso ko. Shout out kay Evelyn Gamboa, Lord JM Channel, BM Hela from Iloilo, Fudgy Bar TV, Solid Tropa P, ingat ka dyan bro. Daniel Carillo from Bicol, Tonying from Imus Cavite, Aljon Robles from Occidental Mindoro, kababayan to, kay Ethan Real, ingat ka dyan sa barko. Alright, salamat sa panonood, ingat kayo lagi at God bless. Papsnicks out.